Linggo nga ng umaga nang maisipan namin ng kawork ko na magluto ng fried rice or yung tiyahan. Napakasarap nga maglakad sa umaga na may malamig at fresh air. At yung nasa likod namin, kaysa namin yan, or yung tinatawag nating kaysa dito sa Japan. Itong supermarket na pupunta namin ay sarado pa, kaya naman napagpasya namin dun pumunta sa 24 hours na supermarket. Hindi kami nagbike kasi nga akala namin sa malapit lang kami, pero hindi namin na-expect na tatawinin namin itong tulay na to. Kaya naman napajag niya itong si Senpai. Ayan yung lalakbay namin. At dito nga pala guys, sa Japan ay napakaganda ng mga halaman nila sa tabi-tabi. Tingnan nyo to, parang rose, diba? Pero hindi yan rose. Tapos dito naman sa kabilang kalsada ay may makikita tayong taniman ng orange. Talaga naman, kung pwede lang sanang pumitas ay napapitas na kami dito. Kaso bawal na bawal yan dito guys sa Japan, ang mamitas ng hindi sayo. At ayan, natatanaw na nga namin dito sa tulay ang supermarket na pupuntahan namin. Kaso parang may paparating ang destiny ko, si Koya. Buti pa si Koya nakakapag-jogging. Eh kasi naman, napakasarap naman talaga mag-jogging dito kasi napakasariwa ng hangin. At ang gaganda pa ng view. At naispatan pa nga natin yung paparating na tren. At guys, yung tren dito, nako, hindi masyadong puno. Hindi katulad sa atin, sobrang punuan ng mga LRT. At talagang makikipagtulakan ka at titiisin yung init at siksikan sa loob. Pero dito, sarap sumakay sa tren guys. At dito, mayroon kaming nadaanan pala yan. Pero itong si Senpai, sabi niya, mais daw to. Mais pa talaga to guys. Parang alam ko palay to eh. Sige nga, comment nyo nga dyan kung palay ba to o mais. At sinerge niya pa talaga yan. Tingin nyo naman, kitang-kita naman sa picture na palay, pero mais daw yan. Kaya itatanong na lang namin mamaya sa friend namin na bay pala yan. At isa pa to, tabing kalsada pero may tanim na tulips. Ang lupit talaga dito sa Japan guys, kasi talagang ang gaganda ng mga tanim nila dito. Kahit hindi yata alagaan to ng dilig eh, talagang tutubo ng magaganda. Kaya naalala ko tuloy yung nanay ko kasi yung buong bahay namin parang gusto niyang gawing garden o parang forest na yata. Kasi hanggang kusina may bulaklak at saka mga halaman eh. Ayan, papaliko na nga kami sa ilog at napakalapit na talaga ng aming destinasyon, ang halos ang pupunta namin supermarket. Dito naman may nadaanan kaming puno ng kiat-kiat eh. Ang dami niyang bunga no. At yan ay sa ilalim ng sakura no. Ay, napakaganda talaga nitong sakura guys. Kung pwede lang magdala talaga nito sa Pilipinas. Kaso napakaselan nitong sakura no. Kasi konting ulan lang dito ay nalalagas na siya. Hindi lang sa atin may plantita kundi dito rin sa Japan no. Napakaraming tanim dito ni ate oh. Ayan, iba-iba talaga at ang gaganda niyan sa personal. At dahil nga aliw na aliw kami sa mga halaman na nandadaanan namin, eh ayan, napakalapit na nga talaga ng halos. Isang diretso na lang to. Tapos liko, yun na. Grabe no, nilakad lang namin. Eh kasi naman, hindi naman kasi mainit. Ang sarap maglakad dito, kaya airy lang. Around 9 AM na to guys, pero hindi pa rin tumitirik yung araw. Ang cute naman ng mga bata, ang sarap nilang pagmastan habang naglalakad. At kahit nga damon dito, napakaganda pa rin ng mga bulaklak guys. Parang 1 hour kami naglakad. Kaya siguro bukas na yung marunakan. Balik na lang kaya kami. Pero hindi, dito na kami sa Halos. Ayan yung supermarket na pupuntaan nga namin. Ayan, let's enter. Kaso itong si Senpai, eh, binivideohan din pala ako. No? Kasi nakailang take nga ako dito bago pumasok. Inabot kami ng ilang oras kakaritik sa umpisa ng Halos. Videohan tayo. Pero syempre, napagod kami sa mahabang nilakad namin at napili ko itong sandwich na to na may ham, na may gulay-gulay. Dito na muna kami mag-aalmusal ng konti kasi nga ang dapat nga namin bibilin ay yung mixed vegetable para sa fried rice. At eto pa yung mga ibang pagkain dito guys. Itutur ko kayo para naman magutom din kayo. Yan ang mga Japanese food dito like sushi at saka yung mga yakisoba. Ayan, yung mga barbecue nila. Masasarap talaga yan. Madaming pagkain dito. Ang kulang lang talaga yung pambili. Kasi mahal. Sulit naman kasi masarap. At saka marami yung serving nila eh. Hindi tinipid. Thank you.
wala pa yung palay namin. Kapit pa namin yung palay namin. At ayan, magbabayad na kami dito sa Japan, guys. Kaya hindi yung mahaba yung pila sa mga supermarket kasi may mga self-service. Ganyan dito, ikaw mismo yung magpapak, ikaw yung mag-i-scan, tapos ayan, ikaw yung magbabayad, at hihintayin mo na lang yung sukli mo. Ganyan, ganyan kahit ikang Japan. Alam na alam nga ako mag-scan dyan kasi bawat scan mo, tumutunog na animal yata yan. Tapos dito naisip namin magkape kasi ang bango ng kape talaga. Kahit malayo pa lang naaamoy na namin. So ayan, kumuha lang ako ng cup. Syempre mainit ang pipiliin natin. Tapos yan, maglalagay na yan ng coffee niya. Dito na natin ihuhulog yung bayad natin. Tapos yan, pinakamatapang na kape na ang pinili ko. Siyempre, di naman may iwasan natin yung buraot tayo sa sugar at creamer. Yung tipong isang kape lang yung binili mo pero isang damakmak na creamer ang kinuha. Ayan, sobrang gutom na talaga namin dyan. At yung pinakain sa akin ni senpai na ano, na donut, napakasarap niyan. Mas masarap pa siya sa Mr. Donut. Kasi meron siyang cream sa loob na basta masarap eh. Ayan, inagaw ko ba nga ulit eh. Kung pwede lang din na tatangin si senpai. At ayan, buti na may gay pa. Kaya naman bibigyan ko siya ng sandwich. Kaso itong sandwich na ibibigay ko, eh walang walang ham yung naibigay ko sa kanya. Pero di pa pala mangyan si senpai. Kasi mangunguha din niya ng hape. Kunyari pa. Kunyari isang kurot pero nilat na. Pait ng kape niyan. Kaya gaya lang kasi ako dun sa mga nakikita kong may kape. Mukha kasi ang sarap pero ang pait. Kaya ko, munggo. Pa hindi ako kumain ng munggo. Sure sa pagkain. Taste mo, masarap ito. Tiyama. Diyos ko, tiyama yung ano, yung munggo. Na-taste ko, ha? Sarap siya. Sarap. Hindi ka kumain ng munggo. Ako pa yun, ayoko matatamis. Sarap. Wala na. Wala na nakapagtsahan. Sarap. Alam pag nalulunok mo na siya yan. Wala tayo. Hindi mo yan pa eh. Kaya niya yan, ha? Hindi mo. Ano mo yung moment? Ayan, at next na pupunta namin, eh, bibili daw kami ng kalan. Diyos ko, dami talaga namin na pag-iisip ng mga araw na to. Dito kami sa direct, kasi bibili ng electric stove. Kasi umiram lang kami natin kay Roan ng ano eh, ng lutuan. So shout out dyan kay Roan na so salamat sa pagpapahiram mo sa amin eh. Ito na nga yung napili namin electric stove. Ito na kasi yung pinakamura. Kaya sana naman tumagal, no? Ano kayo magandang lutuin dito sa Bulalo? Wow! Patagal kaya ito sa Bulalo, no? Baka hindi pa lumalambot yung karne sila na to. Pero hindi, mukha namang matibay to. So ayan, on the go na naman kami. Sana naman kaya kami sunod na pupunta. Ayan, after magbayad, nandito naman kami sa pedestrian lane. Sana naman kaya kami pupunta. Grabe, madaling si senpai na. Sana naman kaya ito pupunta. Ako naman, senpai naman. Ayoko pa naman naggagala. Ano ba yan? Sige na nga lang, samahan ko na nga lang ito si senpai.
Pero parang familiar sa akin itong gas station na to. Itong papaliko na to. Nako, sa may Daiso. Kasi may bibilin daw siya sa Daiso eh. Ano kayang bibilin ito sa senpai sa Daiso? Totoo kayang may bibilin siya? Magda-Daiso daw sa senpai. Aba. Kunyari, paturo-turo pa. Aba, sabitan daw ng baso. Biglang gusto niya daw ng wallet. Eh, karami niyang wallet. Hindi naman sadya to, senpai. Ay! Hindi po pwede yan. Bibi, play tayo. Kami be, naglakad lang. Oo, naglakad talaga kami, be. Tara, laro tayo sandali lang, be. Kahit isang hulog lang. Ay na! Isang hulog lang dun. Oo, yan nga. Dalian mo, iliko mo. Dalian mo. Ikaw pa yan. Estilo mo ha, naglakad lang kami bi, ang totoo talaga niyan bi, punta lang kami Marunaka, kaso close ba? Hanggang sa napamili lang kami sa ano, sa Dairoico, sa Halos, grabe uwi pa kami nito bi, magdonkey pa kami bi. Bi, baka pwede mo isabay yung kala namin bi, burn. Ayan na. Bi, sasabay mo to? Kasi ano nga eh. Kahit iba na tayo sa baba. Oo, sa baba. Paano itali ito bi? Gusto. Oh. Wala kaming bike ha, makikiangkas lang talaga kami. Ah, matibay oh. Matibay pagkakaano. Oh, tara, yan ang alam mo, senpai. Pamarunaka ka lang. Ayan ha, kami naglalakad talaga. Ito, ito yung ano, yung pasimuno. Oh. Naku! Eto na nga ang sinasabi sa hula. Rude. Oo. Ano mo na? Oh, yan ha. Hindi naman ako eh. Oh, ayan, nakatsinilas pa yan. Yan na. Hindi ako yan. Yan na. Pwede mo siya agad. Ay, madulas. May plastic kasi, Pai. May plastic. Sa baba. Ops. Baba nga lang. Huwag mo ulitin na. Kasi maglalak siya doon. Wala, ang dami siya. Okay, tako. Tignan mo, Bin. Yan. Yan na. Huwag na buwan lang dapat sa... Yan. Yan pa lang. Ano kaya? Ayot na, inayot mo. May isa na pa. Isa dapat pa. Kung masailahin yung hihilahin siya pag umangat. Mahirap ha, kasi malaki ang buka niya. Dito mo, isagad mo yung ano. Bumababa pag ano. Sanglit mo yan. Ibaba mo na naman. Uy!